Pinangunahan ng mga care groups sa Northeast Luzon Mission ang simultaneous evangelism o magkakasabay na pangangaral at paglilingkod sa magkakahiwalay na lugar sa Nueva Vizcaya, Cagayan, Quirino at Isabela. Ang nasabing mga pangangaral ay nagdulot ng pag-asa at inspirasyon sa mga tao nang kanilang makilala si Kristo. Ilan ang nagpasyang magpabautismo? Alamin sa Balitang May Pag-asa ni Solomon Cadiz. Masigasig na nakilahok ang mga care groups sa iba't ibang distrito ng Northeast Luzon Mission sa gabi-gabing ebanghelyo na nagbunga ng mga bagong kaanib ng iglesia. Ang simultaneous care group evangelism ay nagsimula noong September 24 hanggang 30 ng taong kasalukuyan na nakapag-aning ng 140 na mga bagong membro sa probinsya ng Nueva Vizcaya, Cagayan, Quirino at Isabela. Ang mga miyembro ng Women's Ministry ay nangulo at nagbigay ng mga lekturang pangkabukuhayan para sa mga dumalo sa pagpupulong sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Makabagong teknolohiya naman ang ginamit ng mga kapatiran at mga pastor sa probinsya ng Cagayan sa pamamagitan ng pamimigay ng mga radyo, godpad at pagpapanood ng mga recorded na mensahe ng pag-asa at katotohanan. Nagbigay din ng mga lekturang pangkabuhayan sa tribo ng Ifugao sa Tangliao ng Quirino Province, kagaya ng paggawa ng soy products at iba't ibang luto ng gulay mula sa lokal na produkto sa kanilang probinsya. Nagkaroon naman ng cottage meetings, evangelistic crusades at care group visitation sa Isabela. Walang paglagyan ng aking kasiyahan, super saya ako at pinasumpong ng Diyos ang tunay na reliyon para sa akin na sa palagay ko dito ako maliligtas. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng maraming salamat. Dahil sa aking asawa, natagpuan ko ang Seventh-day Adventist at ngayon ako'y ganap na Seventh-day Adventist member. Ito'y aking isishare sa ibang tao para mas marami pang maligtas. Salamat po. Patuloy nating isama sa ating mga dalangin ang mga bagong binyagan na patuloy silang lumago sa kanilang pananampalataya. Na yun ang magatid ng Balitang May Dalang Pag-asa. Solomon Cadiz nag-ulat para sa Hope Today, NPUC News.